Wait a Good morning. Mommy, nasan po si Papa? He had to leave agad kasi merong emergency sa province nila. Pero babalik pa po siya, di ba? Sige, punta ka na kay Yaya. Magbihis ka para makapag-breakfast tayo bago tayo umuwi. Go na. Wala ka naman lagnat, ah. Hindi ka na kasi nagva-vitamin C. Hayaan mo bibilan kita, ha? Ano ba naman yan? Kung kailan anniversary natin, doon naman mas mapakiramdam mo. O ayan, pilipin mo kumain, ha? Sandali. Wala talaga ang gani. Baka gutom ka lang, oh. Ito, oh. Kanin, ha? Sandali. Sino yan? Si Louie. May problema ata. Kapan pa ako kinukulit eh. Gusto rin makausap. Punta ko kaya muna. Ha? Akala ko masama pakiramdam mo. Ibig pupunta ka pa, aalis ka? Wala to. Mamaya, wala rin to. Siguro, kulang lang sa exercise.
Kita lang kasukasuan ko eh. Ay, naku. Baka mamaya mauwi pa sa trangkaso yan. Hindi, gamot lang to. Mamasahihin na lang kita, ha? Gusto mo ngayon, ha? Masahe. Hindi, hindi na, mahal. Punta ko muna si Louie, ha? Mukhang may problema eh. Sige. Happy anniversary, ha? Bis mo na ako. Audrey, ginamit mo ba ang phone ko to call your papa? No po. Nakita ko sa oras ng call list. Ito yung time na sinabi mo magigames ka sa car kanina. Sorry po, Mami. Gusto ko lang po kasing makausap si Papa. Baby, naiintindihan ko naman yun. Pero it's bad to lie. Huwag mo nang uulitin yun. Sorry po ulit, Mami. Sige, nag-go na to, Yaya Tess, and take a bath. Bakit? Wala naman po, Mami. Di ba sabi niyo po, Mami, it's bad to lie? Eh, paano naman po yung patong-patong niyo na lies? Carla, ano ba? Wala, Janine. I'm just saying the truth and nothing but the truth. Alam mo naman na pinagsisihan ko rin yung pagsisinungaling ko kay Audrey. Pero darating ang tamang oras. I will tell her the truth. Itatama ko lahat ng pagkakamali ko. Akala ko ba naiintindihan mo kung bakit kailangan kong magpanggap? Ayoko siyang masaktan. Ayoko masaktan yung anak ko. Pero Janine, hindi pa ba nasasaktan si Audrey ngayon? Napakaselan yung pagpapanggap niyo ni Victor. Hindi nakasali sa pagpapanggap si Victor. Mula ngayon, ako na lang to. Hindi niyata siya babalik pa. Ano nangyari? Nag-away ba kayo? May nangyari sa amin dalawa. Janine! Anong inuman nito ah? Pampadulas lang. Lalo na pag masinsina ng usapan. Madala naman ako eh. Pare, magkadugtong ng bituka natin. Ang problema? Ikaw lang kasi pwede kong pagsabihan ito eh. Ngayon akong nagawang kasalanan kay Yvonne. Sabi ko na nga ba eh. Sino nadali mo? Maganda ba? Sexy? Virgin pa ba? Pero hindi ako sila sila ito, di ba? Pero namang gusto yun, biglaan lang eh. Mahal ko si Yvonne. Pamilyadong tao si Victor. Oh, Carla, alam ko. And I'm not proud of it. Hindi ko na alam kung paano ko pa siya haharapin sa hiya ko sa nangyari sa amin dalawa. Maling-mali yung nangyari. Maling-mali. Mahal kong mahal. Pero iba yung sex lang. Dadawin ko. I-enjoy mo lang. Oo, wala naman tumiking ng ibang kutahe paminsan-minsan lang. Hindi ka ba nakukonsensya sa pag ginagawa mo yan? Lalaki tayo. Wala namang mawawala sa atin. Ay, nandun na yung palay. Lumalapit na sa manok. Hindi, tukain mo na. Ang importante lang dun, hindi ka mabuko. Kung wala namang makakaalam, eh di wala namang masasaktan, di ba? Ano, natahimik ka. Anong plano mo ngayon? Gawin ng tama. Para walang masaktan. Mo nga dyan, palitan mo na. Mukhang malulutong na yung iba, hindi na safe yun, toxic. Dapat ngayon biodegradable na. Kahit nga tumbler ngayon, dapat babasagin na eh. Para safe. Nabasa ko yun sa magazine. May kausap ba ako dito? Okay ka lang, housewife? Oo naman. Eh, ba't parang tulala ka, wala ka sa sarili? Ay, pinagod ka ni Victor kagabi, no, pinuyat ka. Hindi, ano ka ba? Pagod na nga umuwi kagabi. Wala lang siguro ako sa mood. Lakas lang kasi maka-apekto ng mood ni Victor eh. Parang may problema siya na ewan. Siyempre, di ba, asawa ko. Ang babae, di ba, malakas makiramdam pagkargado ang asawa. O lalo na anniversary niyo pa. O ganito ha, bibigyan kita ng mas makatotohanang analysis. Kunyari, tanga ka. Pag may napuna agad na iba sa asawa mo, apat lang ang pwede maging dahilan yan. Girl, boy, bakla, tomboy. Kundi nang bababae si Victor,
Nakakabakla siya. Tumigil ka na, ha? Okay na yan. Tigilan mo na ako. Huwag mo na akong kargahan ng kung anong mang kanigahan dyan. At the period, sino ba talaga wala sa sarili? Ikaw o si Victor? Uy, Mare, ha? Sinasabi ko sa'yo, trust your instinct. Ang lalaki, pag nagbabago, may bago. Mahal ako noon, noon. Ano ka ba? Mahal na mahal ako ng asawa ko at ako lang. Ako lang, ako lang talaga. Wala nang iba. Ako lang babae noon. Pwede ba kitang makausap? Kung tungkol to sa nangyari kagabi, wala na tayong dapat pag-usapan pa. Sa totoo lang, gusto ko nang kalimutan yung nangyari. Ako din. Gusto kong humingi ng tawad. Hindi rin ako nag-isip. Basta, mag-move on na lang tayo. Total, pareho naman tayong mature eh. Diba? Hindi lang din yun yung gusto kong ingin ang tawad, Janine. Gusto ko nang umurong sa pagiging ama ni Audrey. Masaganda siguro kung maaga pa lang layuan ko na kayong dalawa. Sana maintindihan mo. Simula pa lang malini. Yun naman talaga ang tamang gawin. Para hindi na lumaki. Para wala na madami na iba pang tao. Ina-expect ko nga hindi ka na babalik eh. Pero salamat at nagpasabi ka. Ako nang bahala na magpaliwanag kay Audrey. Pwede bang akong personal na magpaalam sa kanya? Ayaw ko kasi mag-alis siya na bigla ko siyang iniwan eh. Kung okay lang sa'yo. Victor, kung pwede sana, isipin pa rin niya na ikaw pa rin yung papa niya. Kahit yun man lang, huwag mo lang munang bawiin. Hindi naman kita inuutusan magsinungaling ulit sa anak ko. Pero bata pa si Audrey. Hindi pa niya kakayanin ng kahit anong pagpapaalam. Sana huwag masyadong masakit para sa kanya. Hindi niya talaga ito kakayanin, Victor. Please. Siya na ho, aligagaho kasi sa mga iniintindi. Naku, anak, kailan ka ba naman hindi naging aligaga? Para sinisilaban yung puwit mo. Eh? Para kang papang mo. Mas malala ha? Ang papa. Hmm, eh, ikot ang ikot, hindi makali. Ano? Ay, naku, saan na? Huwag masutubin! Uy, magkanin ka? Sige pa.
Parang pumapayat ng Diyos ako. Oo nga. Bira, kinukonsumi ka ba ni Victor? Ako eh, nangungutim na nga ako. Ako eh, di ba mistisan na nga ako dati? Mga, tumatawa ka. Hindi, pero goodbye pa asawa. Mas goodbye pa sa papang mo. Ako eh, yun na nga lang kung hindi masungit yung mamang mo. Hoy, kaya lang ako nagsusungit pag sumusobra na yung kakulitan mo. Ah, yun naman ba? Ay, ang papang mo, haray ng kulit. Ako, ay, ang kulit ko naman ay pagmamahal. Ay, sus! Uy, andito ako. Grabe, ma'am. Alam mo, namiss ko tong tawilis na to. Isang taon na siguro ako hindi nakakakain ito. Naktik, ma'am, ito. Sarap, dali. Sarap na. Nakatandaan ko pa nga nung magkasabay kayo ng kapatid mo nung huling kumain ka niyan, eh. Paborito yan ni Marlon. Sigurado ako namimiss niya na yan. Saan man siya naroroon. Pag mga malengke ko nun, laging nagbibili niya ng tawilis, eh. Bihira naman yung kapatid mo. Hanggang ngayon, wala pa rin tayong balita tungkol sa kanya. Papa? Papa? Papa, you're here. Sabi na nga ba po, babalik po kayo eh. Miss you po, Papa. Namiss din kita. Princess? Alam po yun, Papa. Kaya sabihin ng Papa, ha? Pero promise ka muna na magiging brave princess ka. Hindi ka iiyak. Promise po. Kasi ang Papa, kailangan magtrabaho sa malayo. Medyo matatagalan bago tayo magkita ulit. Po, pero paano na po yung Father Child Day? Hindi na po kayo makakapunta. Malapit na po yun. Hindi na, Princess eh. Masyadong malayo ang work na Papa. Kailangan ko nang umalis ka agad. Pero lagi mong iisipin, ha, na love ka ng Papa, ha? Sorry po, Papa. Nag-try po ako maging brave princess. Pero tumula na pa yung luha ko po, eh. Sorry po. Okay lang. Pero kailangan mo talaga maging brave princess. Para sa mga yun, alam ko kakayanin mo yun. Sa akin ang magical kiss pag napapagod ang Papa. Alam ko na po. Ito, bunin mo itong ibang magical kiss ko sa pagkat mo para kapag napagod ka sa work mo, kukunin mo na lang ito sa pagkat mo. Talaga nung magpahanap yung ayaw naman magpahanap. Minsan ko kasi nakukonsensya ako eh pag may mga ganong hirit si mamang. Bakit ka naman nakukonsensya? Hindi mo naman kasalanan hindi bumalik dito yung kapatid mo. Alam mo, hindi mo naman ang obligasyon na pabalikin dito yung si Marlon. Ay, sana lang may kaya akong gawin na para ibalik sa inyo si Marlon. Mas kasuhin mo nilang ang pamilya mo. Ako na bahala maghanap sa kanya. Pero ikaw, magkwento ko naman. Yung masaya naman. Masaya? Masaya ka ba? Kay Victor. Oh.
Huwag mo akong tanguan. Gusto ko marinig galing sa bibig mo. Pang, masaya ka. Masaya ho. Masayang masaya. Alam mo kami ng mamang mo. Kahit na may pinagdadaanan kami, solid kami. Wala kaming iwanan. Masaya kami sa isa't isa. Sinabi, may ipasabog ka eh. Ako, mabawi na nga ako. Walang drama, misis. I love you. Mucho, mucho, sobra, sobra. And all my dreams come true. My memories of love will be of you. Ang saya ng anniversary, parang birthday. Ba't nakisosyo ka pa sa handa sa anniversary para sa birthday mo, ha? So, anak, promise ko sa'yo, hindi na makawala ang tatay sa lahat ng birthday mo. Ayos! Fear! I love you, Tay! The best! O, siya, sige na. Magsipilyo ka na, tapos magbihis ka na, ha? Matulog ka na. Saka di po, the best! Wow! Ang kiss, nanay! Bye-bye po! Good night! Good night! Siya nga pala, mahal. Nag-resign ako sa trabaho. Ha? Bakit? Ganun din naman kasi. Hindi ko yun nakakasama na madalas eh. Sa tingin ko, pangit ng epekto para sa pamilya natin. Pero, huwag kang mag-alala. Hahanap ako ng trabaho. Ayan. Pwede naman akong bubalik sa pagtuturo, di ba? Nating gawin.
Basta ako bahalang pumlansa sa lahat ng bayarin sa mga utang natin. Huwag mo intindihin yun. Mahit ka ba na nag-resign ako? Mahal, naniniwala ako sa'yo. Alam ko naman na hindi mo gagawin yun na hindi mo inisip. Basta magkakasama tayong lahat, mas matagal tayong magkakasama. Happy na yun, ha? Happy na yun, tay! Of love will be.